panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendo So, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Doc Sosi De Leon, ang ating dalubhasang veterinaryo. Hello po! Magandang Amy! Hi, Zendo! Hi, Doc Sosi! Yeah. Kumusta po? Ano ba ang mga update natin dyan? Sa ngayon, ano? Marami, no? Kasi nakikita natin yung sa Vietnam, nag-import ng bigas, no? Tapos, ang tingin ko is yung local, ano natin, farming, kailangan palakasin, di ba? Sendo, tayo nag-i-import sa Vietnam ngayon, ang Vietnam nag-i-import? Yes, nag-import ang Vietnam sa India dahil bakit nagagano? Bakit nagagano? Tayo Vietnam eh, di ba? Yeah. Yung domestic na nila is nagkakulang ng bigas. Oh. Okay. Dok, baka kasi na-supply na lahat sa atin. Di kaya? alam mo Amy, Sendo, when I was in nag-aaral ako sa kolehiyo at the same time after my college days, nagturo tayo. Marami akong mga na-encounter na mga Thailander, ha? Vietnamese na nag-aral sa De La Salle Arneta. More on agriculture kami. Pagpumunta ka ng Thailand, Vietnam, mas advanced sila eh. Paano nangyari yan? Ano ba shortcomings natin? Bakit na nalampasan pa nila tayo? Kasi yung agriculture nila kasi ano eh, kagaya ng yung palay nila, silang nag-export ng bigas eh, di ba? Sabi, nung pumunta nga ako dun sa Thailand, mga way back, mga 8 to 10 years ago, ang sabi ng tourist guide sa akin, alam niyo, nagpapasalamat ako sa inyo sa mga taga-Pilipinas eh, sabi niya. Dahil kita mo, kayo ang tumutulong sa amin tourism. Kaya nandito kayo sa akin, sa amin, sa amin, di ba? Uh-huh. And kayo rin ang, ano, doon sa rice naman, kami ang natuto sa inyo. Pumunta kami ng Kiri at doon kami natuto magtanim, sabi nila. Kaya ngayon, mas mahal namin ang Pilipinas, sabi nila. Bakit naman, sabi ko? Eh kasi yung bigas eh, binibili niya sa amin. Talking about rice, Sendo, sa bigas tayo, would you say may time frame ka na magiging self-sufficient ang Pilipinas sa bigas? Wala eh. Kasi yung isa is yung irrigation natin eh, walang increase, no? Ibig sabihin, hindi. Kung nagtatanim tayo dun sa panahon ng bagyo, yung mga bagyo dumadaan, mahirap talagang mag-decrease. Ibig sabihin, tinatamaan talaga. Eh, di ba? So, dapat yung time of planting ng rice dun sa panahon ng April, May, June. Or March, April, May, June. Di ba? Yung panahon na magtatanim ka ng January, February, doon ang harvest time. Pero ang problema, yung irrigated area natin, hindi malaki. Hindi umi-increase ng malaki. So, kaya yung mga magsasaka, palaging nagsasaparan, ibig sabihin, rainy season, doon sila nagtatanim. So, yung damage, kaya malaki. Kaya yung output natin, maliit, yun ang nangyayari. Oo. Malaki, important. Importansya ng irrigation sa ating mga magsasaka. Sa amin po, dito, pagka nag-araw,
papakrudo pa kami kasendo eh. Hindi sa pagkakayo yeah. Pag tag-ulan naman, lubog naman yung tubig. Alam mo, sabi nga namin, hindi ba pwede yung mga tubig na nung panahon ng tag-ulan ay maipon para pagdating ng tag-araw, may supply. Diba? Yeah, yeah. Yes. Sa amin naman dito, hindi na kailangan matutunan natin. Yeah, sa amin naman, Amy, Sendo, dahil Bulacan kami, no? Particularly itong mga kandi, non-irrigated land kami. Kaya, asa lang sa ulan. After na magtanim ng palay, wala na, nakatunga nga na lang yung lupa namin. Wala, yeah. Yeah. Dok Sosi, Amy, wala. Alam ba ninyo na, no? Ang ano kasi, yung rice tarification, tapos na, no? Yung MDM natin, babalik na sa 40% dapat. Nagkaroon ng executive order dati na i-maintain yung 5%. Ngayon ulit, ang news na lumabas is, ang good news na lumabas is, ang sabi ng custom is, kokolekta na nila ng 40%. Pero ang problema is yung mga importer humihingi ulit na ibalik ulit sa 5%. Parang gumawa ulit ng executive order ang kabinete at permanent presidente to extend the 5%. We hope na no. Huwag naman para at least yung local producers dahil ang sinasabi ko sa rice tarification sa rice tarification gusto nila magkolekta ng mas mataas na buwis, di ba, yung 35%. So ito rin parang bakit sa rice lang dapat ito rin yung importation nito ikolekta nila kasi 1 year kinocompute ko kung tinaas ng 40% yan i-maintain yung 40% na nasa batas. Ang additional collection natin is 10 billion. Oh. Parang rice tarification. Yeah. Amy, Sendo, di ba ang pagkakaalam ko meron naman tayong, tayong nasa agriculture, meron naman tayong incentive kasi, Sendo, na pwede tayong bumili let's sa China, European countries, na mababa ang tariff na let's say yung mga kagamitan o yung mga genetic line. Meron bang ganoon na maliit na magiging taripa sa atin sa customs? I think meron eh. Yung ACMA yata may inaano yun eh. Na kung mag-import ka ng mga equipment, yung mga cooperative and ano, pwede ka mag-apply ng tax exempt. I think kaso si yung ano eh, yung regional director. Department of Agriculture pwede mag-issue yan na to certify na yung company is a using as farm no? Sa kanila. So ito sa 2021 ngayong 2021 na-address na natin sa malamang kasendo sa mga manonood sa atin makakarating to dun sa filmic. Kaya naman nga nandito yung programa natin, di ba? Para po may parating din sa mga namumuno o mga manonood. Ano ba talaga ang mga nagiging problema natin sa agrikultura? Ano ba ang update? Ito, ma-share ko lang. Update po sa akin. Binisita ko po ang Villaronte Farm. Yan, na-interview po namin sila ni Casendo noong nakaraan. Ito yung isang agritourism farm, Doc. So, si sayang, wala ka. Nandami namin picture po sa sunflower. Casendo, iniintay ka nila doon. February daw. Pero ito, Doc Sosi and Casendo, pag-uusapan din natin ngayong araw, isa pang agritourism farm. Yan. Pag-uusapan natin yan. At mamaya, sabi ko nga, dito sa ating guest, kinakabahan po ako para ipakilala kayo. kasi kumbaga sa amin na taga-media, isang legend na to yung makakasama. well-known siya. Na may malaking puso sa agrikultura. Yan po, makakasama po natin siya mamaya. Okay. Sa atin po yung pagbabalik, Doc Sosi and Casendo. Kaya sa ating mga manonood, standby lang kayo. Magbabalik po, ah. Mag-agree na tayo.
mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo kasi sabi nga natin kanina, meron tayong makakasama. Ito, pag-uusapan natin, organic farming. At itong makakasama natin, kilala. At medyo kinakabahan po talaga ako. Isa po itong pribilehiyo para sa akin na makasama po natin siya. Ngayon, siya po ay kilalang news anchor, TV news. Ganun din po, kilala din po siya na columnist. Yan, naging columnist po, din po siya ng Manila Times. At ngayon nga po ay may-ari po siya ng isang farm na agritourism farm. At ito po ay may pangalan na Gorgeous Farm. Yan. Tapos ang ating makakasama ngayon ay si Miss Thelma Dampit. Hello, ma'am! Hello! Good morning, Amy Kasendong. At sa lahat po ng inyo, pakinig. Kamusta po? Hello po. Yeah, sabi ko nga ma'am, kinakabahan ako ngayon dahil ikaw ang aming kasama. Bakit ka na magkakabahan? Hindi na ba kakainin? Isa po talaga itong pribilehyo ito eh. Isa na pong aking tinitingala. Kumbaga, yan. Wow. Salamat po ng news. At ito eh, kapasok naman tayo sa farming. Parang nakikita ko na yung sarili ko in the near future. Ayan. Pero huwag mo isipin na madali ang farming kasi yan ang pag-iisip ko doon. Napakahirap mag-farming dahil hindi ang farming ay hindi yung itatanim mo lang tapos iiwanan mo na. Mas ano siya, parang bata. Alagaan mo talaga. Oh, yeah. Kaya nga po, sobrang na-enjoy ko din tong show namin, ma'am. More than, sabi ko sa kanila, more than yung mga audience, mas na-enjoy ko kasi ang dami ko pong natututunan. Mm-hmm. Hindi pa ako pumapasok sa larangan. Pero ayan, ma'am, paano ka ba napasok dito sa farm? Ayan, si Doc Sosi po kasama din po natin, Miss Thelma. Ay, magandang umaga po, Doc. Maganda pa ko yun sa umaga. Alam mo, ma'am, mas naririnig ko kanina na parang, ba't kakakabahan ka ako, Amy? Hindi lang ako makasingit. Ako kinakabahan dahil sa ganda niya po. Wow! Bolero din pala kayo, Doc. Bolero pala kayo. Okay po, let's start. Tanong na po tayo. Ako po yung maraming tatanong sa inyo later. Maroon na po si Kasendo. Yeah, may tanong yata si Amy tapos ako susunod. Papasok ko lang yung tanong ko, ma'am, galing kayo sa media. Yan, media practitioner kayo. Paano po kayo napasok dito sa pagpo-farming? Sabi nyo nga, hindi madali. Yes. Actually, nung ako'y umalis sa media, pumasok ako sa gobyerno. I worked with the Department of Trade as the director for the public relations, tsaka yung deputy executive director ako ng SITEM. I don't know if you're familiar with SITEM, but kami yung pinaka trade organizer ng gobyerno, and we bring our exporters abroad. We set up shows. If you're familiar with Manila Fame or yung IFEX, International Food Expo. So, yun ang ginagawa ng SITEP. We provide the venue. Anyway, after that, 6 years ako sa gobyerno. Then I left and I joined a private company for 2 years sa San Miguel with Ramon Ang. So, after that, sabi ko, nako, siguro tama na to. Magtatrabaho naman ako para sa sarili ko, di ba? So, nakakapagod din. So, that's right. I retired from corporate life, from government life, and wanting to do things on my own, at my own pace, be my own boss, diba? Mm-hmm. So, ang father ko kasi, ano yan, nung bata pa siya, mahilig mag, ano ng lupa, yung land banking. So, ang dami niyong naipon na lupa, na hindi masyadong napapakinabangan kasi ang lupa naman talaga overtime yan, di ba? Nag-a-appreciate ang lupa. Hindi yung agad-agad may value. So, binili niya yun siguro mga 10 centavos, mga ganun noon pa. Oh yeah! Ganun katagal, mga piso. So, walang nangyayari. So, sabi ko, pasokin ko kaya yung farming.
Kasi nung maliliit kami, sabi niya, oh, magtanim kayo para pagtanda ninyo, meron kayong ha-harvestin, ganun, aanihin. Yun ang inaano ng, yun ang mentality ng father ko. So, siguro, naisip ko, marami kasi kaming, ano nga, yung mga tanim na kasoy. So, yun ang una kong pinasok, yung kasoy. We started with about 1,000 trees. Siguro ngayon, mga 3,000 na yung naitanim ko, na idagdag sa kasoy. Which is a high-value crop, pero hindi priority ng DA ang kasoy. So, ngayon, on our own, we're trying to do a value chain analysis ng kasoy. Sa ano naman, sa Tagaytay, meron din kami ano doon, property. So, doon naman, inumpisahan ko by asking around, nakijoin ako sa mga association para malaman ko kung what is farming all about. Yung ganon. So, I started with mga lettuce kasi yung lettuce, mga pechay, ano lang yun eh, mga 45 days pwede ka na mag-harvest. So, doon ako nag-umpisa ng farming. That was way back in 2015. Ah, 2015? Ah, so mga 5 years pa lang pala, ma'am. Bata pa itong farm nyo. Anong assessment niyo, ma'am, yung ano sa mga product mga pinoproduce niyo anong pinakamaganda so far? Pinakamaganda actually kung short term, in the short term maganda yung mga lettuce, mga ganun, tomato kasi mabilis siya. No? Ang dapat nun, assured ka all year round meron kang market. Kung hindi, ang kikita lang doon ay yung mga traders. Kung wala ka namang connect sa mga, kunyari, supermarkets or ganun, di ba? Ikaw ay farmer lang. So, hindi ka talaga mamamaximize yung profit. Kaya ako, like I was telling you earlier, ayoko na mag-retail. Ang gusto ko ngayon, papasukin ko this year yung contract growing. Kasi doon talaga, ma-assure ka ng presyo, volume, iba, market. Alam mo na yung merkado mo. So, hindi ka na mag-aantay sa mga traders o di kaya ay aantayin mo kung ano yung presyo ngayon sa merkado, di malulugi ka, ganun. Alam mo na, mapoprogram mo na for the whole year. Yun ang pinakamaganda for me, ha? That's what I think. Yeah. Ma'am, matanong ko lang, ano? Kung yun ay papasukin nyo, and marami na rin akong nakita mga experiences dyan, ma'am, na yung contract growing, pero maliit naman ang magiging share mo dahil guaranteed nila eh, pati marketing. Yun naman naman ang dilemma naman. Parang hindi mo mamamaximize yung pinaghirapan. Tama po ba yun, ma'am? Para sa akin, mas lugi ka sa ano eh, traders. Aha. Kasi farmer, trader, end user, or supermarket, ang laki ng patong nila, ang puhunan, laway. Ako, farmer, bayad ko sa farmhand, fertilizer, seeds. You have to choose good seeds. Kung hindi, hindi maganda ang tubo ng halaman. So, ang dami kong mga farm inputs na kailangan. Plowing of land. Diba? Mm-hmm. Yung soil mo, hindi mo naman kailangan, hindi pwede na after one harvest, tanim ka uli. Hindi. Kasi mauubos yung nutrients, yung vitamina ng lupa. Diba? So, lahat yun, iniisip mo as a farmer. Eh, paano pag nagka, ano, bagyo? Katulad na itong typhoon, Rolly, Quinta, Diyos ko, yan, patay kami. Oh, lahat ng puhunan down the drain, wala. Ngayon, rehab ang farm ko. Diba? Opo. So, for me, I like contract growing better because sigurista ako eh. Gusto ko yung pera kong ipapasok. Babalik sa akin kahit na ba konti eh. Diba ganyan naman ang mga Chinese? Yung kahit maliit ang kita, basta may kita. Sigurado. Yes. Oh, in volume sila kumikita. So, do not be greedy. If you don't like yung instant cash or instant rich,
doon ka. Because farming really takes time. It's not overnight. Yes, yes. Actually, yan po talaga yung kalbaryo ng mga farmers natin, no? Yung mas malaki pa yung kita ng mga traders kaysa doon talaga sa nagpakahirap, talagang gumastos. Sabi nyo nga, laway ang puhunan. And totoo, sa incheck po, sabi nga nila, tubong lugaw. Yan ang sabi nila, tubong lugaw. So, eto mami, sabi mo sa akin kanina, meron kang mga, itong mga tinatanim mo, may mga organic. Ano po ba pinagkaiba ng organic na farming sa traditional farming? Well, ang pinaka malaking diferensya doon ay yung ginagamit na pangpataba sa lupa. Tsaka yung mga pestisidyo. Hindi siya yung mga chemicals o nakakamatay. Diba? Ang sa organic, gagawa ka ng sarili mo from natural resources. Kanyari, yung mga halaman sa paligid, yung mga kakawate, yun, gagamit mga saging na nabubulo, yun ang mga gagamitin mo. Hindi ka gagamit ng mga yung galing sa ibang bansa na chemical na nakakapatay sa lupa. Mas mura ba ang organic farming kesa sa traditional farming? Supposedly, dapat mas mura kasi nga natural resources ang ginagamit mo, di ba? Pero hindi ka makaproduce ng ganun karami over time kasi nga parang hindi naman agad-agad nakaka-produce ka ng organic fertilizer kasi merong fermentation, etc., di ba? Whereas kung gagamit ka lang yung off the shelf na mga nabibili mo na pestisidyo or mga chemical fertilizer, iyon. Medyo may kamahalan pero mas mabilis yung effect. Pero merong negative effect sa lupa, di ba? Kasi nauubos yung lupa. Masisira. Yes. Oo. Kailangan combination talaga yung Uh-oh. Kasi yung organic for soil conditioning. Tapos yung inorganic naman para at least mabilis kung 45 days I think you need inorganic para mabilis . yun ang nakikita na. Yes, you cannot go pure organic, di ba? Yung may mga purist kasi na gusto nila talagang walang halo ganyan. Pero sa batas naman natin ng organic agriculture, pinapayagan nila yung percentage of inorganic. I believe they did that because hindi nga yung sa realidad na hindi po pwedeng pure organic ka. Tama yung sinasabi ni Manang Telma, no? For the past years kasi, mga secretary na kilala natin, si Secretary Arthur Yap, no? Sila Prosi, lahat sila. In one time, sinubukan nila organic 100%, pero wala talaga yung production bumagsak . Yes, so nagpalit sila ng sistema na in which ngayon so nakita nila na combination ang pinakamaganda. Porsyento ng ginagamit mo na inorganic para ma-consider ka pa rin na organic, di ba? Kasendong? Yeah, tama. I think kasi yung inorganic tsaka organic, yung organic is urea, 46% na . 'Di ba? Ang content ng nitrogen. Ang yung organic naman ang kinukuha mo sa mga tahi ng manok, tahi ng other animal, nasa 2-3% lang 'yun ang nitrogen, kaya hirap talaga maghapon. Ma'am, doon sa sinasabi mo na agritourism farm mo, ano-ano ang makikita natin doon? Okay. So dito sa Tagaytay Farm, we have organized tours. So kung day tour ka, pagdating mo doon, iiikot ka namin sa farm. How do we plant from sowing to harvesting to making your own food siguro. Ganon, pinapakita namin yon. So it's a whole day and then we serve them lunch. Fresh harvest from the farm, mga gulay, and then yung pick and pay, they want to do it themselves.
So yun, we charge them for the whole day tour, $350 per person. Oh. Yeah. No age. Yung sa age po niya, halimbawa, mas bata, $350 pa rin. Hindi, pag bata. May pag-age, ano ba? Classification? Pag mga bata, hindi namin sinacharge yung mga matatanda. Mga adults lang. Oo. Pag yung, we encourage nga children. Pwera lang naman kung ano nga, educational tour. Yung talagang sanctioned by the school na mga group tours. Yun, meron naman kasi parang disturbance fee ang tawag namin doon. Kasi ginulo ninyo yung farm namin, yung magbayad naman kayo. So that's what we call disturbance fee. 100 pesos. Ay, talagang tour ng mga bata. Parang field trip talaga sa inyo na nangyari. Ay, maganda yan! Yes! We have that. Because nga, ang mga bata ngayon, lalo na yung nasa syudad, hindi na nila kilala yung mga paano tumutubo ang gulay, saan ang gagaling, yung mga ano, mga baboy, di ba? Kasi I have black pigs also. Pero, yun, nakakatuwa kasi pinapakain nila yung black pigs. So, it's a learning experience for them. And even just for families, yung may mga bata, usually yung mga families, dinadala nila yung mga maliliit nila na anak. So, it's a learning experience for them also. Oo. Nakakatuwa po kasi talagang, ayan, magandang tulong yan dalo na doon sa mga bata na nasa city. Hindi talaga nila alam po. Alam niyo po ba, ma'am, last time meron kami dito na nag-guest is paminta naman. Akala ko po talaga yung paminta, eh, hindi tinatanim. Sabi ko, kailangan sendo. Kaya maganda po yan. Mabot ako ng gaytong age na hindi ko alam na tinatanim pala ang paminta. So maganda yan para doon sa mga bata. Pakita nila yung pagtatanim at procedure ng mga farmer. Mas ma-appreciate po natin ang mga farmer pagka po nakikita natin na ganyan. Oh, yes! Oh, hindi nila alam. Ang hirap, ano? Bago mo madala yan sa supermarket, ilang tabo ng pawis ang dinadaanan niya. Di ba? Bago. Yun lang bigas. Ako, naniniwala ngayon ako sa kanta na magtanim may di biro. Diyos ko! Ang hirap magtanim ng palay. Hindi nyo lang alam. Kain lang kayo ng kain. Di ba? Ma'am Telma, ano pala? Yung lugar niyo, di ba? Mga vegetable. Pero may mga tanim din kayo, mga puno? Mga fruit tree or ano? There are a few fruit trees katulad ng avocado, langka, rambutan. Ano pa ba yung tanim ko doon? Kalamansi. Kasi yung kalamansi, marami ako noon because yung value adding niya madali. You get, hindi siya mabubulok. Hindi ka mabubulukan kasi pwede mo gawing kalamansi juice, ibote mo siya, o pwede mo siyang gawing jam. So there are many products you can derive from. So ma'am, dun sa farm niyo, yun ay ginagawa niyo? Minamarket mo siya as jam, juices, gano'n na? Tama we pa? Have a few processed goods yung nakabottled. Yeah, we have. Kasi nga, pag nag-accept kami ng mga check-in, parang yun ang naka-display sa pasalubong center namin. Yung mga nakabote. Di ba? So, we're also into mga sauces for the salad. Yun, gumagawa din kami yung mga out of tamarind, out of mangoes, out of cashew. Yun. Opo. Mami, ito, yun, kanina mo pa nasasabi yung cashew. Naka-curious ako. Paano ba ang pagtatanim ng cashew? Nako, napakadali. Ang cashew, yung mula sa puno, mauhulog lang yun, tutubo na siya. It's a drought resistant. Oo. Tsaka pag na-establish mo na siya, pwedeng hindi na siya dilig-diligan. Basta, kasi na-drought resistant siya. So yung mga nandun sa, kasi may cashew farm is in Bataan. Yes. So yung mga nandun, pag na-establish na namin sila, pinapabayaan na lang. Pero ang ano lang doon, yung pruning, you have to prune it kasi kung hindi, tataas masyado, ang hirap. Ang hirap mag-harvest. At saka, alam mo, ngayon ko lang nare-realize yung epekto ng climate change. Kasi every year, parang
nagbabago yung ano na usually kasi November, December flowering na yan. Ngayon na this year January na siya nag-umpisa mag-flower. So late, mm-hmm. ba? And nagche-change, laging nagche-change yung ano yung panahon. Yung climate niya talagang affected ang mga pananim. So, ma'am, ito, di ba, nahulog lang, tapos tutubo, wala nang mga fertilizer, or meron pa rin mga fertilizer na kailangan para dito sa cashew fruit? Pwede mo naman lagyan. Pero yung akin kasi, wala akong ginagamit na fertilizer. So, that means yung aking lupa ay talagang mataba. Opo. Opo. Mataba pa ang lupa. So, hindi pa siya gamit na gamit, kumbaga. So, marami pa siyang vitamina. Pero, kung lalagyan mo siya ng fertilizer, mas maraming bunga. Kasi as of now, yung aking isang puno, siguro, I can only harvest as much as 20 kilos per tree. Di ba? Pero naman, pag binenta mo siya, you can go as high as 1,000 per kilo. Oh, pero seasonal kasi. Seasonal lang kasoy eh. Di ba? So, dapat yon pag season talaga lang kasoy, you harvest as much as you can because next year na uli yun. Ang so, dapat yun, maganda yung storage mo ng iyong kasoy para Opo. Hindi siya tulok. Yun. Ang alam ko sa kasoy, ma'am, ang kinakain doon yung buto. Tama ba? Yan yes, you roast the nuts, pero yung pinaka-apple niya, yung dilaw or pula, kung saan nakaupo ang senyorita, ang prinsesa, di ba? Di ba yung ating bugtong? Bugtong-bugtong yes. natin, o. Sino yung nakaupo? Prinsesa nakaupo sa ano? Ano mo yung bugtong na yun? Oo. Anyway, so yung pinaka-apple niya, pwede mo rin tigain yun at gawing juice or suka. Oh. Oh, ngayon ko lang nalaman 'yan, Ma'am Telma. Yes. Pwede pala 'yon. Sa amin sa Malabon dati, yung pinaka sinasabing pinaka apple niya, ni-slice sa maliit, nilalagay din niyan sa pansit Malabon. Hindi ko alam. Oh, ang harvest time talaga, bata ka pa. Kami may tradisyon na aakyat kami tuwing first day of May sa Antipolo. Doon maraming kasoy. Sa Rizal, dati marami. Pero ngayon, Bataan and then Mindoro, Palawan na ngayon. Yes, that's right. So yung Antipolo kasoy, kasi lumaki din ho ako dyan sa Antipolo nung ang aking ama na-assign dyan sa, ano man tawag doon, sa kampo. Na-assign siya dati doon sa Antipolo, company commander. Apo. So, lumaki kami katabi ng nursery. Ang dami talagang kasoy noon. Pero ngayon, ang mga kasoy ng Antipolo, hindi na galing doon. Na. Yung mga tinitinda yes. sa may simbahan, hindi na yun yes. Antipolo. Oh. Kasi yung lupa ng Antipolo, ang dami na rin pong mga kung ano-anong nagtayuan na rin. Ginawa ng mga subdivision. Oh, ibinenta na ng mga farmer ang lupa nila ginawa ng subdivision. So, ano na mga nakatayo. Yan ang kinalakhan po namin eh, yung kasoy ng Antipolo. Kaya alam ko yung puto, kinakain. Pero yun yung apple na mismong bunga, eh yun ko lang po nalaman na pwede pala yan gawin. Mga juices. Amy. At yung halo. Yes. Very nutritious. Very nutritious yung yung juice. Mas marami pa siyang vitamin C sa ibang prutas. Yes. At saka yung pinakasuka niya is matatawag mo siyang gourmet vinegar. Na parang level siya ng balsamic, mga ganon. Ah, okay. So, ang ano ko sana doon, para siyang gawing gourmet to get some chefs, tapos do something out of it, para ma-elevate yung status ng cashew vinegar. Opo. Ako talagang for relaxation lang talaga ang habol ko sa farming. Para naman hindi yung wala kang ginagawa, di ba? Kasi lalo kang tatanda pag wala kang ginagawa. Your mind is not active. So, dapat yon even if you're in retirement, siguro ito na lang yung huli kong paalala sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Kahit na po kayo ay retired na,
huwag kayong tumigil kasi kung hindi, baka magka-Alzheimer's kayo. Pero ma'am, may tanong ako. Kasi di ba sabi mo sa akin, tatlo yung farm mo. Ito bang farm mo na yan, inisip mo ba talaga na ito, gagawin ko tong farm na to para maging agritourism farm, para maka-invite ako ng mga tao na magkakaroon dito ng mga training, ng ano. Ganun ba? Naisip mo na agad yon beforehand? Hindi, bago lang naman yung agritourism eh. That's just a recent pronouncement of the DOT para tulungan yung mga farms. Kasi nga yung DA tsaka DOT, siguro nag-joint memo na o ganito para matulungan natin yung farmers, extra income. Mag-a-accredit din tayo ng mga farms to make it into an agritourism farm site. At tsaka, ang tourism kasi, naghahanap sila ng mga iba't ibang produkto palagi, di ba? Ano may mai-offer natin sa mga tourists natin, whether local or foreign. So, they have to come up with things, new things every time. So, this is a new thing, yung agritourism, which can help both farmers and yung ating mga turista. Hindi ko yun naisip kaagad kasi wala naman yung dati, di ba? Opo. Ang ano ko lang talaga is to put up a farm for yung para lang sa family namin. Meron kaming gulay, sigurado ako na walang mga pesticido yung binibili ko, na ay kinakain ko, hindi katulad sa supermarket, pag bumili ka, hindi mo alam kung ano yung mga ginamit doon, di ba? Pero lang doon sa isang organic, siguro corner sa supermarket, nakalagay doon, organic, yun. But, kulang pa rin ang supply. So, minsan, hindi na maganda yung ano, di ba pag organic, hindi siya tatagal ng ganun katagal sa shelf, yung kanyang shelf life. Kasi nga, organic siya eh. Hindi ginagamitan ng kung ano-ano chemicals. So, very few supply. So, naisip ko, it is for my family's use, yung pag nagtanim ako. Hanggang I discovered yung mga association na in-invite ako, oh, sali ka dito kasi yung gobyerno tumutulong sa mga farms na ganyan. Marami ka makukuha ang benefits. So, ayun. So, yan na, lumaki na lang lumaki yung aking vision sa farm. Ayan. So, magbe-break muna tayo pero may iwanan akong tanong, Ma'am Thelma. Ito pwede mo sagutin pagkatapos ng break. Tatlong farm ang minamanage mo. Gano'ng kahirap i-manage ang tatlong farm? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Kanina po, tinanong natin si Ma'am Thelma, gaano ba kahirap mag-manage ng tatlong farm, ma'am? Mahirap. Mahirap. Hindi ka talaga tatagal kung ikaw lang mag-isa. That's why you have to learn how to delegate. You have to get good middle managers. Kasi kung ikaw lahat, mamamatay ka ng maaga imbis na humaba ang buhay mo, di ba? Kesa, oo. So, ma'am, sabi mo, leisure lang kanina yung farm eh. Para... Exactly. Oo. So, kung ano nga, kung talagang i-micromanage mo lahat, wala, hindi mo i-enjoy. So, mabuti na lang, yung sa La Union ko, ay nandun naman yung aking sister. Kasi yung sa La Union naman is more on coffee, tsaka mulberry. Oo. And then yung sa Bataan, it's more on yung cashew, coconuts, and a few cacao. So, yun ang hinahanapan ko talaga ng parang partner to develop it. Yung bang parang sa Hawaii na macadamia, yung Hawaiian host, so nuts and chocolates. Yeah. Kaya nagtanim ako ng cacao. So, cacao and cashew naman ang iniisip ko doon na parang vision, di ba? And then yung sa Tagaytay, yun ang medyo mas malapit sa akin kasi, well, proximity-wise, mas malapit ang Tagaytay, di ba? Tsaka I'm there most of the time because of the weather. I like it there. It's more relaxing. So, yun, that's how I divide my time. Nila, last time may nakausap kami about coffee. Mataas ang demand,
maliit ang supply pero mababa ang presyo ng coffee. Yan sa taniman mo sa La Union, ganun din ba? Ano ang presyuhan ng kape ngayon din? Ano pa lang eh, ngayon pa lang kami mag-harvest. So, it's our second year. And yung DA naman has been very supportive kasi sa kanila din ang galing yung seedlings. So, oh, every now and then, minomonitor nila yon. And then, market, DTI naman yon pag marketing. So, it is a commodity, di ba? Nasa ano yan, yung stocks, if I'm not mistaken. It's traded. Yes, yes. So, oo. So, you have no control over the price. It's really, you just have to, siguro, yung know how to cut costs pagdating sa processing or in your packaging, and then you just add the profit, marginal profit mo dun sa pag-market mo. Yung ganon. Amy, actually, it was discussed last time, di ba? Na it is, talagang kulang tayo ng kape, kahit Pilipinas lang. But, however, ang problema is, it is based on world market price na doon naglalaro. Na, hindi yung local market price. Now, my question, Ma'am Telma. Ma'am Telma, my question is, alam ko ang coffee may variety yan. Let's say robusta should be planted on such elevation above sea level. I'm wondering, bakit La Union masyadong mababa ang or a little going to Baguio yung sinasabi niya La Union? What we have planted in La Union is robusta. So, hindi siya katulad nung sa Highlands na Arabica. Oo. So, it is robusta. And then, in Tagaytay, what we have there, or in Laurel, Batangas, Barako. Because I also have a few there. So, yun ang mga ano nun, difference niya in elevation. That's true. The higher elevation is for Arabica. Yun ang gusto nila. Yung lower or lowlands is for robusta. And Iberica, something. Meron ding Iberica eh. Yeah, Liberica. Iberica, yun yung Barako po. Which is Barako. Which is Barako. Oh. Yeah. Okay. Kasi ngayon, so Batangas, the governor there is reviving yung Barako. Because Batangas used to be the capital of Barako beans. Pero ngayon, so, parang wala na rin, kaya buti nire-revive na po. How about, ma'am, yung sili? May sili ka din? May mga plot ka rin ng sili? Yes, I have a few. Mahal din ang sili, ha? Pero maganda yung value adding niya because you process it into chili garlic or chili paste. Yeah. So, hindi ka din mabubulukan sa chili. Maganda rin ng chili. Hmm. Whether it is yung tingala, yung mga Taiwan, or yung... Kasi ang hirap na ngayon maghanap ng labuyo, yung maliliit. Maliit. Very rare na ngayon yun. It's a kumbaga heritage na tawag nila doon, heritage plant, yung mga labuyo. So marami ngayon yung tingala, which is yung medyo mas malaki, at saka yung green na sili, yun ang sigang. Pero ginagawa na rin nila ngayon na parang chili paste, yung green. Like jalapeno. Yeah. Opo, yun. Pwede ma'am, may tanong kasi. Para ang lahat yata ng mga tanim mo, kasabay na rin yung process na rin. Hindi mo siya binibenta ng parang fresh lang. Ina-process mo na rin siya. Di ba mas mataas ang gastos dun? O mas malaki din naman ang return of investment sa'yo? Hindi. The reason why we also got into processing is yun nga, para hindi kami nabubulukan. Kasi hindi mo naman masasabi kung lahat ng produce mo na na-harvest ay mabebenta mo, di ba? So, para hindi kami mabulukan, para hindi kami malugi, we get into processing. And then, sa processing naman, ang ano mo lang naman doon is yung packaging niya, yung bote, or yung stand-up pouch, or whatever. But you add that in when you sell your product as one of your costs. So, hindi ka malulugi sa processing. Mas malaki pa. Yeah. It's more on added value, ma'am, di ba? Kapag umasa ka sa ang agri, pag fresh,
eh, medyo delikado. So, talagang right. dapat pag-aralan lahat ng product should be processed. Right. Yeah. That's why you have to, you need a value chain analysis from the time that you plant up to the time that you process it to the end user. Yun, lahat yun, kailangan. Where you have to put in lahat ng mga stakeholders mo, at what point will you come in, yung ganun. Para planado lahat. Mahirap ang farming, naku! Pero kinaya mo, ma'am. Kinakaya mo. Oh, syempre. I'm up to the challenge all the time. Yes. Diba? Hindi pwedeng give up ka agad. Yes. Pero maganda po ito kasi nakikita ko sa inyo, talagang planado, pinag-aralan. Hindi na po basta pinas. Hindi, kasi malaki din ang investment mo. Yes, kung hindi mo talaga paplanuhin, di ba sabi, there's a saying that if you don't plan, then you plan to fail. Yeah. And it's not small money. You have to put in a lot of money. It's a big investment. And yung iba dyan, di ba? Retirement money nila, naubos lahat. Kasi, na ano lang sila, naingganyo. Uy, mare, mag-farming ka, ang ganda. Pero kaya, wala siyang alam, walang background, hindi nag-aral. So, you have to plan. Yeah. Kaya ma'am, kaya nga itong ating mag-agree na tayo, itong advocacy natin na yung mga OFW natin o yung may konting retirement dyan, ito yung pinakikita natin. Kaya yung mga expert katulad niyo po ay Para marinig po nila ang nangyayari sa industriya. Yes. Tsaka yung sinasabi nila, di ba? Na ang mga farmers natin ngayon, average age, 57. It used to be 57. Ngayon yata 60. Oh. 60 na ngayon. So patanda ng patanda ang ating mga farmers. At ang ating mga kabataan naman, nakikita nila, naghihirap yung kanilang mga magulang na farmers. Ayaw na nilang pasukin ang farming. Di ba? Yeah. Bakit sila papasok sa farming kung ang kita nila ganun lang? Oh. Di ba? Masyado ka ng ano nun, parang martir kapag ganun. Pero Ma'am Delma, nakita ko na ano talaga, kailangan yung farming ma-i-ano sa mga kabataan. Kagaya ngayon, imagine ang Vietnam, first time for the past, I think 20 years or 30 years, nag-import sila ng bigas from India. No? So ibig sabihin noon is yung produce nila ng rice hindi na sila talagang exporting na domestic nila, nakukulang na rin. Kaya dapat dito sa atin ang government is yung direction talaga, tulungan ang mga ating local na producers. Yes. No? Para at least makaproduce tayo ng sarili natin. Yun pa rin ang direction. Mm-hmm. We should be self-reliant, especially on rice. Because we are an agricultural country, di ba? Pero sad to say, yung ating ibang leaders dyan ay puro lip service lang. Ang gaganda ng mga press release, ano? Press release. Pero pagdating mo sa ground, Diyos ko, nalaman na, saan ang tulong na sinasabi nila? Nasa papel lang? Saan? Diba? Kasi farmer na ako ngayon. Eh dati, PR lang ako eh. Diba? Tagapuntan ako pang pagwapo. Eh ngayon, ako na mismo ngayon, nalalaman ko first hand. Thank you po. Diba? Dati DTI ako, umiikot ako sa lahat ng mga pamilihang bayan, sa mga kasama ng mga sekretary, mga assistant secretary, mga USEC. Nakikita ko lahat yun. Eh tapos ngayon ako, farmer, alam ko na. Diba? I experienced it. Iba. Sad to say. Yung pa naman yung follow-up question ko, ano po natutulong sa inyo ng gobyerno? Hindi naman, as far as training, lalo na ang training. ATI, marami silang mga pa-training.
Pero ang ano doon kasi, Ma'am Amy, anong gagawin mo sa mga training kung wala ka namang resources? Diba? Yeah. Walang pondo. Mm-hmm. So, training ka lang ng training. Saan ko gagamitin ito eh? Wala naman akong pera. Diba? Yan ang sinasabi ng mga farmer. So, siyempre, ikaw, bilang mas nakakaangat sa kanila, ikaw ang duduko sa bulsa mo. Ikaw palagi, oh, yan, ito. Hoping na maibibenta mo, makakabalik yung puhunan mo. Ganun. Pero kung hindi bumalik, kawang gawa mo na lang yun. Ano ang dapat gawin ng farmer to the government? And ano naman ang dapat na ibigay na support ng government na yung missing link ba, ma'am? Para mas tumama ang mga farmer. Anong missing link? Marami na silang ginawang mga ano dyan eh, mga pag-aaral kung ano ba yung matching ba, di ba? How do you match the needs of the farmer to the government support? Merong gap siya. Yun nga, sinusulat lahat ng farmer kung anong kailangan niya. Pero minsan iba yung mandato eh. Di ba? Bawat ahensya, iba-iba yung mandato nila. So, parang actually, hindi ko ma-pinpoint. Baka dapat mag-ano sila, mag-immerse sila mismo maging farmer. Para malaman nila kung ano talaga yung hirap. Or, hindi, katulad na lang ng pautang. Ito. Okay. Siyempre, hindi naman malalim ang bulsa ko, no? Hindi ganun kalalim ni Kasendo. So, kailangan, kahit papano, gamitin mo rin yung mga financial institutions katulad ng land bank kasi maliit lang ang interest. Yung para mapaikot mo yung pera mo, di ba? Tapos, ang requisitos naman ng dokumento, ganyan siguro, 1 kilometro. Paano ka naman? Diyos ko, mahirap. Yan ang problema. Correct. Yun. Gusto pa nila magpautang o magpahirap? Lalo na kung ikaw ay isang farmer na hindi ka naman tapos sa pag-aaral. Wala kang financial statement. Di ba? Yeah. Rineklamo ko nga yung land bank na yun. Sabi ko, nagpautang kayo sa Hanjin. Ano ba yung agriculture doon sa Hanjin shipping? 85 million? Ano? Nabawi ba nila yon? Hindi. Pero ang isang magsasaka na humihiram lang ng 500,000 o kahit na 100,000, ganito kakapal yata ang hinihingi ng dokumento. Diyos ko, forget it. Ma'am, kapal-kapal lang yung dokumento. Ganito lang ginawa niyo, kapal niyo. Nakihan siya. That's one gap. Nasabi ko, dapat tignan ni Secretary Dar. Diba? Yeah. Ito mga ACPC, yung Agricultural Credit, meron silang mga regional partners, diba? Doon yata. Hindi ko alam kung paano yung pinupondohan ba nila yung mga regional partners nila, yung kung sino man yung credit, mga ano nila doon. Doon kinukuha ang pera. Pero, ang liliit din, siguro 5,000 lang, 10,000. Ano ba naman yun? Hindi yung farmer pupunta na lang sa Bombay na ano, doon na lang uhutang. Wala pang mga dokumento na kailangan. That's right. The traders, opo, totoo. Yeah. Kaya how so, siya na that's one gap that I think must be resolved. O, kayo dapat, Kasendo, sa parties ninyo, ba't hindi ninyo ano yun? Oh. Gawin ninyo ng amendment, ha? Yeah, Ma'am Thelma. Ang ano nga eh, ang siguro nakita kong pinakamagandang gawin is ano, yung zoning. Ibig sabihin, dapat yung national government, ang DA, may data sila kung saan ang taniman. Ibig sabihin, kung itong parte ng ating lugar, ayan, sili, kung ilan ang volume, ito, nagtatanim ng ampalaya, kung ilan ang volume. So, dapat, sa tingin ko yung volume of stocks, yun ang kailangan na ma-inventory. And yung
yung marketing, automatic na yan eh. Kasi kung sobra talaga na i-produce yung isang lugar, minsan nakikita natin yung kamatis tinatapon, di ba? Yes! Sobra. So dapat yun ang direction talaga. Kasi yung marketing, nakikita ko naman yung marketing, automatic yan na may bibili kung tama-tama yung stocks. Mm-hmm. So yun ang kailangan natin na gawin. Sendong, ang mas importante, yung pagbabalance ng importation at saka ng local produce natin. Baka yeah, na-alimutan yun mo yun. Ang expound on that? Is, ano, eh, yung local produce natin, kung sumasobra, ito natin yung importation. Di ba? Kung kulang naman, automatic naman papasok tayo, di ba? Pero kung yung area rin, dapat ang concentration ng DA is hindi yung mag-issue ng mga permit, ganon, no? Ang concentration dapat is dun sa farming, kung anong area, kung anong matutulungan dun sa mga local. Pero ginawa na yan ni former Secretary Piñol, na nagkaroon na siya ng mga identification ng parang soil identification para alam nila in a particular area kung ano yung dapat na itanim ninyo kasi angkop ito sa lupa ninyo. Diba? Kunyari, acidic ang lupa, ganito, etc. More on alkaline. Meron na silang ginawa niyan eh. Hindi ko lang alam kung anong naging resulta o may gumagamit ba nung kanilang pag-aaral. Pero meron na yan, alam ko. Yeah, ang inaano niyo is yung sa zoning ng mga soils, no? Yeah. I think sa Bureau of Soil and Management ginawa 'yan. Yes. Para at least kung ano ang nutrient ilalagay dun sa lupa para hindi sayang yung ina-apply ng fertilizer. Yes, yeah. That's right. Diba? Mm-hmm. O katulad sa di ba noon nagkaroon ng ano skandalo yung fertilizer sa NCR. Saan ba nila linagay sa NCR ang fertilizer? Kaya ma'am, dumami yung mga plantita. Kaya dumami yung plantita doon nilagay sa mga kapat. Ayun. Nakapasubo po kasi. Pero, eto, Ma'am Telma, yan, lipat na tayo. Yeah. Kasi ayan, sabi mo kanina yung mga association, gaano po ka-importante na meron kayong mga association na sinamahan at ano yung mga naitulong nito sa inyo bilang kayo nagsisimula? Oo. Napakahalaga ng pagsali sa isang association kasi doon mo makukuha yung mga suporta at saka ang ating mga ahensya ng gobyerno minsan ay ayaw nilang makipag-deal isa-isa. Yung individually. Gusto nila isang association, doon nila ibabagsak lahat, bahala na yung association. So, kung ikaw ay isang individual na nag-uumpisa pa lamang na farmer at hindi ka member, paano mo malalaman kung ano yung mga ibinibigay ng gobyerno kaya hindi ka naman kasali, di ba? Not unless na talagang ikaw yung masipag na mag-research, isa-isang ahensya pupuntahan mo, nagtatanong ka, susulat ka sa kanila, email, lahat. So, iikli yung proseso kung ikaw ay nasa isang association. Yun ang suporta na nakikita ko doon. Opo. Tsaka, di ba, there is the strength in numbers. So, kung ako, katulad ako, kahit ba sumigaw ako na sumigaw, wala makikinig sa akin, Diyos ko. Pero kung ikaw ay nasa isang association, mas papakinggan ka, kumbaga. Di ba? Kasi mas marami kang boto. Pero Ma'am Telma, Amy, yung tinatanong ko, ang ganda kasi ng association, mas madaling makipag-usap ang gobyerno sa association than individual. Yes. Opo. Pero ito nga po, follow-up question doon, paano ba pumili ng magandang asosasyon na sasalihan mo o sasamahan mo? Kasi ngayon po, marami ding lumalabas ng mga kooperatiba o asosasyon na presidente lang yung presidente lang yung nakakaroon ng mga machinery. Hindi, correct. Kasi totoo to. Di ba po? Papa yung photo, saan mapupunta. Pero ang tanong ko,
paano mo malalaman kung yung asosasyon na sasamahan mo o pipiliin mo ay tamang asosasyon? Ikaw po, paano po kayo mag-select ng asosasyon na sasalihan mo? Actually, ano yun? Hit and miss. Tsaka magtanong-tanong ka dun sa ibang miyembro na kakilala mo. Okay ba dito na sumali? Ano ba yung makukuha kong mga benepisyo? Kasi yung mga association, meron din sila mga fees, ha? Katulad ko, ako. Kasama ako sa... kasama ako sa Batangas Organic and Natural Farming Association. Kasama rin ako dun sa Farm Tourism Association. Yung Philippines. Tsaka kung ano-ano pa. Na may mga fees. Sa dami man. May mga fees na binabayaran. Kung wala ka naman ba sa tingin mo, walang benepisyo na maibibigay sa'yo, bakit ka sasali, di ba? Pero, ano nga yun? Magtanong-tanong ka, doon papasok ang research mo. Marami namang chismosa dyan. Sabihin mo, huwag ka naman dyan. Pero, totoo naman din po na may benepisyo po pagka nasama ka doon sa matino at magandang asosasyon. Meron naman. Meron. Eh, ito po yung panghuling tanong ko. Sa, ma'am, doon naman sa ano, di syempre, tatlong farm yan. Tayo po ba ay nakabawi-bawi na sa investment? Ano po ang ano natin dito? Lagay po ba natin? Next question. nilalagay ko na lang sa isipan ko, isang advokasya ito para... tumami yung mga ano mahilig sa farming. Hindi, meron naman ano kahit papaano pa konti-konti nakakabawi. Pero kung gusto mo kasi lumaki talaga yung negosyo, continuous yung ano mo dapat doon eh, yung investment. It's my farm is a work in progress. I can't say na talagang bumabalik na siya. Kasi kaya nga, ang gusto ko yung contract farming. Para kahit papano, alam ko na yung projections for the year, kung ano yung itatanim, gastos, etc. So, yun lang. Yeah. Emi, tingnan mo naman yung farm niya. Ano eh? Imagine, 350. Naka-lecture ka na, naakain ka pa. Diba? Kasi affordable ang ginagawa niya. Parang tulong eh. Diba? Opo. And may tatanong lang ako kay Ma'am Thelma. Pinag-usapan natin yung mga success stories. Ano ba naging failure mo sa agrikultura, Ma'am Thelma? Failure? I wouldn't say naman that failure, but kasi nga, like I said, it's a work or, in progress. Or, lang yung iniisip mo, but somewhere hindi nag-work. Nakalimutan ko siguro pahalagahan ang lupa. Basta tanim lang ako ng tanim, hindi ko inisip na ano ba yung bagay dito sa lupa hanggang later on. Tsaka pa lang ako ng pa-soil analysis. Kasi sabi nung isang kausap ko, ma'am, hindi ko talaga tutubo yan kahit anong gawin ninyo, kahit anong piga natin. Kasi hindi ko akma sa lupa. So, soil is very important if you're into crop production. That's number one. Dapat pagyamanin talaga ang lupa dahil hindi ito continuous na magiging useful sa'yo kung aabusuhin mo. So, you have to feed it with the right nutrients. Tsaka, yun. Yun ang na aking mga realization up to now. Ayan. So, yun. Sana marami kayo natutunan. At ako sana natuwa kayo. Tawa ng tawa si Kasi eto. Maganda. Kasi, marami kami natuto. No? Ano pa ang ingredients mo para maging successful ka dyan sa hinahawakan mo ngayon? Keep the fire burning, the passion. Kasi pag nawala na yung passion, wala na. Yung you lose interest, everything goes down. Not unless you can cultivate another person's interest to take over, it will go down. Wala nang... Diba sabi nila nga yung sa mga ano tatlong generations yon ang nagtatanim ang magulang, ang pangalawa yung
nag-aano. Pagdating sa pangatlong generation, wala na. Naibenta na lahat ng lupa. Diba? So, you have to keep the fire burning. Dapat meron kang legacy na iniisip. How will you immortalize yourself in the future? Paano ka maaalala? Diba, sabi nila, you have to write a book, plant a tree, ano ba yun? There's something else. But yung mga yun, that's how to immortalize yourself. Maalala ka man lang kahit papano pag wala ka na. Diba? Ako, ganda na sinabi mo, Ma'am Telma. Naiiyak na ako eh. Parang naisip ko, malapit na ba ako? pero, iba naman. Anak, legend, Ma'am. Legend ka na sa media. At ito, ngayon, like, sumusulat ka na sa iyong, ano, kumbaga sabi mo nga, plant a tree, you're planting a seed na po sa amin. Yes, hindi ka po pa, pero sa amin mismo. Ayan. Gusto ko itong ano, episode natin na to. Ang dami kong natutunan, hindi lang sa pagtatanim, pero pati sa buhay. And how we invite ni Ma'am sa akin. Thank you very much for inviting me, Kasem, Doc, Amy. Thank you. Hanggang sa susunod po. Hanggang sa susunod po ulit. Napakabuluhan po na itong ating usapan. Gusto ko po yung sinabi ni Ma'am Telma na join a community and have the heart for the agriculture. Yung passion, wag na wag po mawawala. Hanggang sa susunod po ulit, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.